madali lang naman mag-ipunin kung may perang pang-ipon. Yan ang sabi sa akin ng isang matandang lalaki na tinuruan ko kung paano magsimula ng financial foundation the right way. Napaisip ako, oo nga naman, paano makakaipon ng isang taong walang pang-ipon? Dahil most of the people na nakakausap ko, tapat lang ang sweldo. Yung iba, kulang ang sweldo. At yung pinakamasaklap, walang sweldo. Housewife. So, paano nga sila makakaipon? Let's stop those complaints and excuses. In this video, ipapakita ko sa inyo yung 10 paraan kung paano kayo magkakaroon ng extra income nang hindi nyo kakailanganin ng kapital o puhunan para hindi nyo na problema ang pang-ipon. Bago natin pag-usapan ang 10 ways to earn extra income, ano nga bang ibig sabihin ko sa walang kapital o puhunan sa intro ng video na to? Ibig sabihin nito, hindi mo kakailanganin ng puhunan para magkaroon ng extra income. Pero, posibleng meron kang gastusin. But you don't have to worry. Dahil, you can use the available resources you have at this moment. Yung mga hindi mo napapansin. May isa lang akong favor sa'yo. Stop complaining, please. Ready? Let's start now. Simulan natin kung anong meron ka ngayon. At kung meron kang regular na trabaho, tip number one would be, humingi ka ng salary increase sa boss mo. Kung sa tingin mo, karapat-dapat ka naman taasan ng sweldo, huwag mahihiyang magtanong. Wala namang mawawala, lalo na kung mas magiging productive ka sa trabaho. Game? Kapag may guts, may biyaya. Dagdag income din yan. Tip number two, ibenta ang mga unwanted stuff sa bahay. Isang paraan para ma-declutter ang mga gamit na di na nagagamit ay ibenta mo online. Sapatos, damit, mga laruan, appliances, gadgets na hindi naman na kailangan. Nakapag-declutter ka na, pwede ka pang lumipat sa mas maliit na bahay dahil kaunti na ang gamit mo. Meaning, less expenses yun. Dagdag cash flow. Pwede mo silang ibenta through your social media. Sell it at ebay.ph, Facebook Marketplace, carousel.ph, sulit.com.ph, or in your own online store. Tip number 3, maging reseller ng mga physical products. Maghanap ka ng gusto mong i-resell online tulad ng makeup stuff, damit, sapatos, even food, pwede. At kung ano-ano pa, kahit isda. Tapos, mag-inquire ka kung paano ka magiging reseller nito. Tip number 4, sell digital products, ebook, or video courses. Anong digital products? Ito yung mga information, knowledge, systems, or anything na specifically alam mo as expert dito. Gawan mo yan ng ebook or video course tapos ibenta mo online. Kaya kung may expertise ka sa isang bagay, pwede kang magsulat ng ebook at ibenta mo online through Amazon or your own website. You can start as in now. Tip number 5, sell smartphone photos on an app. Kung mahilig ka sa photography, tara, pagkakitaan mo yan. Dahil pwede mo ding ibenta ang mga photos na kuha mo using your smartphone. Actually, bagong discovery ko lang to at pwede kang mag-search sa internet kung paano mo magagawang pagkakitaan ang mga smartphone photos mo. Tip number 6, become an online affiliate marketer. Naniniwala ka ba na yung next wave daw ng mga millionaires is created at home? Madami ako nakilalang naging milyonaryo sa pagiging affiliate marketer. And now, they are running their own businesses. Naging training ground lang nila ang affiliate marketing. So ano nga bang affiliate marketing? Ang affiliate marketing ay ang pagmamarket ng products ng isang kumpanya gamit ang unique affiliate links. Ito ang nire-recommend ko dahil dito rin ako nagsimula. And because of affiliate marketing, nagawa kong kumita ng more than 500,000. Tip number 7, start vlogging and earn money through ads. Kung isa sa hobby mo ay magsulat ng mga article, pwede kang gumawa ng blog site at kumita through ads with Google AdSense. Tip number 8,
start your vlogging channel in YouTube. Kung tulad kita na hobby ang paggawa ng videos, hindi naman kailangan tulad ng sa akin na educational. Pwede naman entertaining or ibang niche tulad ng iba, makeup tips, health tips, pampapaya tips, pampataba tips, pampaputi tips, pag-travel, pag-luluto, at kung ano-ano pa, basta legal. You can influence other people's lives, gawa ka ng channel, and let's dominate! Nakatulong ka pa sa iba, and at the same time, kikita ka through Google AdSense. Earn online! Yeah! Tip number 9, become a freelancer and offer services. Kung meron kang alam na skills na pwede mong i-offer on freelance at your own time, skills like bookkeeping, graphic designer or artist, content writing, online translator, data encoder, video editor, typing jobs, technical support, at kahit na ano na kaya mong gawin. Pwede ka rin tumingin sa mga websites na to. Fiverr, onlinejobs.ph, upwork.com, freelancer.com, or Udesk para maghanap ng mga services na kaya mong gawin. And last, kung gusto mo ng success on your own terms, may control sa oras that you want to work and income you want to achieve, my last tip or tip number 10 would be start your own online service-based business katulad ng ginawa ko. Kasi I want to work 30 hours per week only dahil para meron akong time for my family and for myself dahil naniniwala ako sa balanced life. Final thought, having extra income ay isa lang sa mga paraan para ma-improve natin ang financial situation. Mas mabilis mo makukuha ang mga goals mo sa buhay kung hahanap ka ng paraan na madagdagan ng kita at mabawasan ang gastos at the same time. And yes, dreaming big is not bad, but dreaming big without taking action is not good for you. Lahat tayo ay may pangarap, pero hindi naman yun basta babagsak lang sa harapan natin. I challenge you to make it happen now and start now. Kung hindi mo alam saan ka magsisimula, comment down below para mag-guide kita paano mong sisimulan. Hello there! Thank you for clicking this video. Ako nga po pala si Nel Sembrano, isa akong online entrepreneur and influencer. At ang mission ko po is to spread free information over the internet through videos. And if you find this one really help you a lot, please do like and share. At huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang bell button para ma-notify kayo every time na meron akong new upload na video. Sobrang-sobrang ma-appreciate ko ang pag-subscribe niyo sa akin at sobra-sobrang masusuportahan nito ang mission ko na magbigay ng free information sa mga Pilipino. Maraming-maraming salamat!